Well, we took note of the statement of our good Secretary of Justice. Sinagot ngayon ng Philippine National Police ang mga alegasyon na ibinabato sa kanila ng isang mambabatas mula sa Senado at ni Secretary of Justice Jesus Crispin Remulla. Ito ay may kaugnayan pa rin sa ikinasang raid ng mga tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group sa isang Chinese company sa Las Piñas City. Kung maaalala, una nang sinabi ni Justice Secretary Crispin Remulla na nabiguraw ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa Interagency Council ng Department of Justice bago nito ikasa ang naturang operasyon na umano'y kulang naman raw sa mga ebidensya ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Brigadier General Rodrigo Maranan. Kaugnay nito ay makikipagpulong si Philippine National Police Anti-Cybercrime Group Director Police Brigadier General Sidney Hernia kay Secretary Remulla upang linawin ang ilang usapin na napapaloob sa nasabing operasyon kasabay ng pagbibigay diin na lehitimo ang kanilang isinigawang raid sa naturang establishmento. Well, we took note of the statement of our good Secretary of Justice. Kaya nga po yung ating director na ACG ay makikipag-usap po sa ating SOJ para maklarify lahat ng issue po na napapaloob dito sa operation sa Samantala, bukod dito, iginit din ni Philippine National Police na malugod din itong tinatanggap ang planong paglulunsad ng imbestigasyon ni Senator Rapi Tulfo sa nangyayaring raid sa Las Piñas City dahil sa mga aligasyong tila ginagatasan umano ng ilang tauhan ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang mga dayuhang nasagip sa operasyon upang tuluyan silang mapalaya. Well, yung sinabi po ng ating senator na nakakaroon ng inquiry, ayan po ay isang welcome development sa amin sa PNP sapagkat ever since ang PNP is always on an active participant sa mga ganyang inquiry, whether it is a Senate inquiry or a congressional inquiry. Napakarami po reaction kay Tulfo, no? At karamihan negative para kay Tulfo, no? Napakarami pong nag-react na sising-sisi kung bakit binoto. Kasi sa totoo lang, wala ka namang pakialam talaga sa mga presidente dapat eh. Maglingkod ka bilang senador. Okay, eto po, may maganda naman siyang sinabi. Okay, kita nyo ha, fair tayo dito ha. Sabi ni Tulfo, bayad muna bago laya. Rapi Tulfo alleges extortion in PNP raid of Pogo Hubs. Ayan. Ayon po kay Tulfo, ginawang gatasan lang ng otoridad ang mga raid ng Pogo Hub kung saan napakaraming lapses at mishandling na nangyayari. Ayan. Alam ni Tulfo eh. Kasi matagal na siya eh. Alam ko nagsimula siya sa police beat yata. Reporter talaga siya, di ba? O alam niya yung pag-handle ng mga hulihan. Okay naman, di ba? Walang problema kasi sanay ka dyan eh. O yan. Yung ginagawang gatasan lang ng otoridad ang raid ng Pogo Hub kung saan napakaraming lapses at mishandling na nangyayari. Okay. Nagkakatawaran pa bago, si Tulfo po ito nagsasalita. Nagkakatawaran pa bago matubos ang foreign nationals mula sa kustodiya ng mga pulis. Yung mga Pilipinong kasabwat naman sa kabulastagong ito, imbis na masampahan ng kaso sa korte, ay nabibigyan pa ng ayuda dahil pinalalabas na biktima. Ayan. Kaya nagpasa ako ng resolusyon sa Senado para mapatigil itong moro-moro at hausyaw na raid na ito. Okay. Yun po ang gusto namin, no? At hindi lang po sana. Kasi alam na alam nyo yung nangyayari, no? Senator Tulfo, ito lang problema ko sa inyo eh. Nauna na kagad yung press conference. Nauna na kagad na sinabi niyo yan sa press. Hindi ko alam kung sa press conference. Pero ito yata sinabi niya na to sa press. Na ito gagawin ko, magpapano. Wala naman pong problema na nauuna niya yung sinasabi. Kaya lang lahat ng akusasyon niyo, nasabi niyo na agad eh. Diba? Hindi naman yan galing dun sa mga kapulisan. Ang problema kasi, nasiraan niyo na po yung mga pulis. Bago pa kayo magsimula, sabi niyo nga,
resolution pa lang na imbestigahan. Ibig sabihin, hindi nyo pa po naimbestigahan. Bago nyo maimbestigahan, nasira na kagad yung mga polis na involved sila dyan. Paano kung merong mga polis doon na talagang sumusunod sa kanilang... Kasi, di ba? Karamihan ng polis susunod dyan sa chief nila, sa pinakapinuno nila, nare-ready natin yan. O eh, napasama na po kagad sila doon eh. Alam nyo po, ang napakasakit sa lahat, no, Senator Tulpo. Ito, mag-real to. Kasi dati ako sa gobyerno eh. Ang napakasakit sa lahat. Yung tapat ka naglilingkod, nakita mo ang daming yumayaman, no, sa gobyerno. Alam mo na ang kinayayaman nila eh, hindi sa patas na paraan. Kaya ang nasasaktan, hindi yung mga ganun eh. Sa mga bira mo eh. Pag nilalahat mo. Ang nasasaktan, yung mga tapat sa tungkulin, hindi nagnanakaw, hindi gumagawa ng kabalastugan, yun po ang masakit, no? Nasasaktan po talaga. Kaya, sana, tama naman yung sinasabi mo, pero sana may paprosahan. Unahin nyo na kagad na matukoy. Tukoyin nyo yan kung sino-sino yung mga yan. Sampahan nyo na reklamo, di ba? Hindi po yung nauna na sa press, kawawa naman. Yung mga kapulisan na sumusunod lang sa order. At marami po nun. Ako naniniwala ko sa marami po. Kunti lang po yung mga bad eggs na yan sa kapulisan natin eh. Pero pag nanggaling na po sa mga senador kasi masakit na eh. Ipo ba? Okay. Eh, hindi pa kayo nakaka-recover. Hindi pa kayo nakaka-recover kay, ano, kay Aura Brigella. Eto na naman, pulis na naman ang binanatan ninyo. Hindi ko naman problema yan, wala naman akong problema. Kasi napakalaki pong operasyon. At lahat po ito ay binalita. Ang balita po nila, niligtas nila. No? Niligtas nila, marami sila niligtas sa human trafficking. Diba yan yung mga binalita? Tapos ngayon, ayon sa inyong expose, ay hindi to, anong tawag dyan? Hindi to pagliligtas, kundi tawaran. Parang extortion ang ginagawa. Eh kawawa naman yung mga pulis na nahusgahan na before, di ba? Kay Aura, hindi nyo naman inimbestigan sa Senado. Diyan po tayo pupunta ngayon sa punto. Tama po to, expose nyo, kung kayo ay isang pangkaraniwang reporter. Parang, uy, naka-exclusive. Ayun po kasi yung problema eh. Senator Tulpo, hindi na po kayo reporter lang eh. Kayo po ay isang senador. Natatandaan ko, kaya ako nagtataka ngayon eh. Bakit araw-araw natin nakikita si Senator Tulpo sa Rapid Tulpo in Action? Totoo po ba na ang Senado ay talagang ano kayo, yung exempted kayo dyan na kahit senador kayo, pwede pa rin kayong araw-araw mag-broadcast? First time po kasi nating nasasaksihan to eh, di po ba? Hindi ko alam kung araw-araw ba si Tulpo sa Rapid Tulpo in Action. Kasi kada ano, siya pa rin eh. Wala naman siyang co-host na iba eh. Okay. Ang punto ko lang po, nakita namin yan kay Senator Tito Soto. Hindi na po siya araw-araw sa Itbulaga nung time na siya ay senador eh. Akala ko talaga pag senador ka, kaya nga naisip ko, paano yung Rapid Tulpo in Action eh, lakas kumita nun. Dalawa po yan eh. Yeah? Una, hindi nyo pala kayang i-give up yung Rapid Tulpo in Action kahit na senador na kayo. Ano po yung priority ninyo? Huwag nyo pong sabihin na kaya nyong pagsabayin. Naranasan ko rin yan. Ako po ay pinuno ng isang maliit na ahensya lang ng pamahalaan. Maliit lang, as in maliit lang. Pero hindi ko kinaya yung pagiging vlogger ng sabay dito sa pagiging ano. Merong mag-give way.
either way, mayroong mag-giveaway sa Rapitol po. Bakit nag-appear? Ang question ko, kung tapat po kayo naglilingkod talaga, binoto namin kayo bilang senador, hindi ako bumoto pala. Hindi ko kayo binoto. Maraming bumoto sa inyo, kaya kayo nanalo. Na majority, hindi majority, maraming Pilipino, binoto kayo. In fact, top 3 kayo, no? Pero, sinabi nyo ba nung kayo ay tumatakbo? Kasi parang given na yun. May mga karanasan po kami, araw-araw yung Itbulaga, giniba po yan ni Tito Soto, in fairness. Hindi namin siya nakikita sa Itbulaga araw-araw. No? Ang ine-expect po namin, ganun din si Rapitol po pagkapanahon na ng ano, i-give up niya yun. Kasi mas mataas na calling tong senador eh. Mas mataas na yung calling mo rito. Dito, maglilingkod ka sa mga lumalapit sa yung may problema. Pero sa senador, tutugunan mo na yung problema ng bansa eh. Kaya sa tingin ko, mas malaki po to. Okay. Ngayon, ang tanong, bakit hindi nyo po mag-give up para sa bayan yung inyong programang telebisyon? Eh kung sasabihin yung bakit ka nakikialam? Natural. Bakit ako hindi makikialam eh? Pasweldo ka namin. Di ba? Kasi papasok at papasok po yung sa totoo lang po, Senator Rapitol po, huwag niyo pong sabihin na hindi kayo magkakaroon ng conflict kahit kailan sa pagtatrabaho niyo sa private. Magkakaroon at magkakaroon. Halimbawa po, kaya niyo bang banatan si Pangilinan kung sakasakali? Malamang hindi, di ba? Bakit? Siya may-ari ng TV5 eh. Yung mga ganun, tapos mga sponsor nyo, sa dami na sponsor nyo, pag pumalpak ba yan, kaya nyong banatan? Hindi. Sponsor nyo yun. Yun po, dun po pumapasok yung posibilidad na compromise ka sa may-ari ng yung pinaglilingkuran. Kaya nga dapat, ewan ko lang ha, kung wala pang batas sa Senado, yan, may pangalawang batas na tayong binabanggit dito. Kung wala pang batas sa Senado na dapat yung mga senador pag nanalo ay hindi na dapat, wala na dapat ugnayan sa mga private citizen. Halimbawa po si Pangilinan, hindi ko po sinasabing may kasalanan si Pangilinan o kung ano paman. Oligarko po yan. Ang dami pong hawak ng kumpanya niyan. Pag meron po ba nangyari na aberya kay Pangilinan at isa sa mga kanyang kumpanya, di compromise na yung pagiging senador mo. Di ba? Yun yung sinasabi natin eh. Dahil meron pa kayong ibang amo bukod kay sa Pilipinas. Kaya po, kung wala pa pong batas na nagbabawal na maging empleyado pa ang mga senador, particular senador ha, kung wala pa pong batas, dapat magpasakay ng batas kayong mga senador. Na kung senador ka, bawal na ikaw ay naglilingkod pa sa private company. Magkakaroon at conflict eh. Ang pangunahin yung trabaho bilang senador, maglingkod sa mamamayang Pilipino. Hindi po sa mga pribadong tao. Kahit sabihin nyo hindi kayo naglilingkod sa pribadong tao, sino ba boss sa inyo ni Pangilinan sa TV5? Kaya isulong po natin yan. Marami pala tayong dapat isulong dito na batas. Di ba? Kung wala pong batas niyan, kasi nagagawa nila eh. Alam nga naman lumalabag sila sa batas. Yan po isulong natin. Hindi po ako tatakbo. Ibig ko sabihin, dapat may magsulong yan. Pag nag-senador ka, wala ka na dapat kaugnayan sa iba pang pribadong kumpanya. Makukompromise yung pagiging paglilingkod mo sa mamamayang Pilipino. Yun.
kahit na sino pa kayo, Senate President Tito Soto o kung sino pa man, once na naging senador, hindi na dapat, wala na dapat ugnayan sa ibang ano. Sa ibang, kasi ganyan yung ano, di ba? Sa totoo lang, ganyan po yung ating mga cabinet official. Kung hindi ako nagkakamali, kasi kung wala rin batas na pumipigil sa cabinet official, at sila ay meron pa rin mga kaugnayan sa mga private company, eh dapat gumawa tayo ng batas na pag cabinet official, pag ikaw ay senador. Hindi po sa mas malaki kinikita eh. Eh di dapat hindi ka tumakbong senador kung malaki kinikita mo. Yun lang naman po sa akin. Wala po akong problema kung may batas na, ipatupad natin.